pagkain ng kakao. Ngayon naman po ay sisimulan natin ang pagtatanim ng coconut. Ayan. Para sa patuloy-tuloy na programa ng mga magsasaka, kayo po ay welcome dito sa bago na namang extension ng 4K Cacao Farm. Ito po ay para sa magsasaka ng ika-apat na distrito at hindi lang po sa ika-apat na distrito, kundi sa lalawigan ng Quezon Province. Okay po? Magandang umaga po! Ayan, ready na kayong magtanim? Okay. Natatapos lang namin magtanim ng isa sa mga magagandang coconut hybrid na nire-recommend ng Philippine Coconut Authority, UPC-2, Malayan Redward by Tagnanan po. Ang nasa likod ko ay ito ay magsisilbing demonstration farm ng coconut hybrid. At kami ay nagtanim ng tatluhan. Ito yung 2 meters triangular. Ito yung group of trees na sinasabi. And then 12 meters apart. Na estimated namin ay mga 192 palms per hectare. Ito ay napakalaking pagkakaiba doon sa dati nating ginagawa na single planting. Malaki ang tulong rin ito sa pag-adjust natin sa bagyo, no? Kasi itong lugar na to ay binabagyo. So yung tatluhan na yon ay magtutulungan sila para talagang maganda ang anchorage at i-break niya yung wind, no? Para doon sa itong mga bagyo na. At ang variety na ito ay na-develop, ito ay cross between a dwarf variety na Malayan Red Dwarf at saka Tagnanan doon. At na-expect namin na in 3 to 4 years ay may bunga doon. Pwede rin itong gamitin sa pagtutuba para sa cocoa sugar, sa baking coconut oil. At patuloy namin pamatyagan, no, itong lugar na to, at para maging open sa mga magninyog na gustong gayahin ang ganitong programa. Kasama si Congresswoman Helen Tan doon sa pagbabalangkas, lalo na itong ating coconut farmers trust fund, no, na para matulungan lalo itong ating mga magsasaka. Kaya itong ginawa dito ay pasimula lang. Wala pa yung pera na nagagaling doon sa bagong batas, pero nagsisimula na agad dito sa distrito. At natutuwa kami na maraming mga maginyog ang pumunta dito at talagang nakikipagtulungan sa ating congresswoman. So, hindi lang siya doktora ng tao. Ito ay doktora rin para sa mga halaman at para rin sa ating mga tao. Actually, ang lugar na to ay hindi lamang coconut, kundi marami pa siyang gustong itanim dito. Nag-discuss ka kami. At ang aking ang regalo dito sa lugar sa mga maginyog ay meron tayo kasi 263 na accession, iba-ibang klaseng inyog. Magbibigay kami dito ng 20 dito na distinct, no? Itatanim dito para makita nila yung pagkakaiba, yung iba-ibang kulay ng nyog, iba-ibang size, at iba-ibang gamit noon. So, salamat sa pakipagtulungan ni Congresswoman Helen Tan.